Record ka lang po. So, good morning, Grade 12 Amethyst. So, this is the week 2 of our business finance. To start with, let's have a prayer muna. Let me share my screen. Okay po. So, God of grace, we open our hearts and minds and soul to worship to you. Thank you that today we dwell in your kingdom and live in your presence. Thank you that as we gather today, we join in all Christians across the world to glorify your holy name. Come be with us, inspire us, and lead us in our time together. We ask this in the beautiful name of Jesus. Amen. Okay, so again, good morning, everyone. Good morning, Amethyst. Naririnig po ako ng ayos. Good morning po, sir. Okay po. So this is our second week of business finance. And last week, we discussed the very basic of business finance. So balikan lang natin. So sabi natin, the finance is subdivided into two, which is the private finance and public finance. Public finance is for government, while we are more concerned on the private finance. The private finance is subdivided into two, which is the personal finance and business finance, where personal ay yung personal natin gastos sa araw-araw as a person, while business finance ay ang mas concerned natin as you are in ABM strands. Business finance is subdivided into three, which is financial management, capital market, and financial investment. Financial management is more specifically motukoy sa ating po mga institution, financial institution, which can be depository. Alam natin yung mga depository na yan, which is yung ating pong banks, trust companies, saving and loan association, credit unions. We also have the financial intermediaries. So yun nga po yung pwede nating sabi natin depository, ilalagay lang natin yung pera natin, silang bahala doon. Ano po, si kung i-invest nila yon, basta yung nasa kanila yung pera natin at safe yung pera natin at tutubo lang yun ng konti. Financial intermediaries, pinapahabili mo sa kanila ang pera mo at pinapaalaga mo sa kanila at sila ang mag-invest para sa inyo, pero alam mo yung risk. Alam mo yung risk ng pwedeng mangyari. Yan. And we have the investment institution. Yan. We have the investment institution pinatawag natin. Okay po. So, doon tayo nag-invest sa mga bonds, sa mga stocks. Yan. Okay. So, we also have what we call our financial instruments. Okay po, napag-usapan rin natin ang mga financial instrument natin. At kanino siya magiging asset and liability, just like cash. Asset siya na may hawak ng pera at liability siya ng gobyerno. And example, another example natin ay check. Kung sino ang may hawak ng cheque, asset niya yon. At liabilities yon na nag-issue ng cheque. Okay po. So, pinag-usapan din natin. Balik tayo. Capital market. So, we have the primary and secondary. Primary, kapag ang company mismo ang naglabas. Secondary, kapag yung nabili na mga stocks ang pinagbebenta. We also have the financial investment. Again, when we talk about financial investment, it can be long-term or short-term. Okay? So, there is no standard structure for financial system. So, iba-ibang sistema natin kung paano natin patatakbuhin ang ating pong negosyo. Okay po, one system fits all. Okay po. So depende sa location, marami kasi mga factors na pwede maapekto sa pagpatakbo ng isa pong business. Okay po. This system is highly responsible for China. Okay po. So it varies among countries and organization. So, paano po ba ang ikot ng pera talaga? So, ganito po ang magiging ikot niya. This is the pinaka-basic na ikot ng pera in terms of business finance, so, or tsaka po private finance. Kung ikaw ay tao,
individual person, i-invest mo yung pera mo, at itong mga financial institution, financial market, at saka financial instrument na to ay ipapahihiram nila, whether sabi nga natin kung ito ay nasa trust company, whether ito ay nasa bank, or ito po ay nasa financial intermediaries, lahat 'yon ipapabaro nila para kumita tayo. Depende na lang kung babalik 'yon o hindi. Okay? So, pag pinahiram niya sa individual or corporate, definitely, tutubo yun, babalik po doon sa institution at technically, babalik po sa atin as may tubo tayo. Kung tutubo yung intermediaries natin, tutubo rin tayo. So, paikot-ikot lang po yun, umiikot. Kasi sa bawat gamit ng pera, ang idea po niyan ay dapat tutubo tayo. Okay? So, investment may either be short-term. So, technically, ang idea natin dito ay gamitin natin ng tama ang ating pong pera. At para kumita ang pera, kailangan natin siyang i-invest. Diba? So, investment can be short-term or long-term. Okay po, pag sinabi natin short-term, it is just sabihin natin na within 12 months, pwede na yon. Pag long-term, medyo mahabaan yon. Short-term investment decisions are needed when company is experiencing excess cash position. Ibig sabihin, yung mga short-term, pag may extra tayong pera, pag may extra pera ang company, so doon pumapasok ng idea ng investment. Saan mo ba ilalagay yung pera mo? Okay po. So, sa isang company, ang pinaka responsible para sa mga investment na to ang tinatawag nating financial manager. Okay? This is the main person at dahil kaya nga natin to pinag-aaralan, financial management, it is more, you are expected to be a financial manager. Okay po. So ano ba yung financial manager? Financial manager should be able to make useful financial planning tools such as budgeting and forecasting. Kapag short term, alam mo kung saan mo ilalagay ang pera at alam mo expected na mangyayari sa perang ito. Okay, pag short term. Moreover, the company will choose the type of investment that will provide minimum risk, pinakamababa pero malaki ang balik. Okay po, mababa ang risk pero mas malaki ang balik. Okay. Pero kapag long term, hindi na budgeting at saka forecasting ang ginagawa ng financial manager. Ang tawag na po kasi sa gagawin niya is budgeting analysis. So talagang kailangan kasi pag sinabi nating long term ang ating pong investment, ang pinag-uusapan natin dito, malaking pera. Okay? Malaking pera ang i-invest mo. So ibig sabihin, kailangan pag-aralan mo talaga kung saan mo ilalagay ang pera mo. At kalimitan kapag long-term investment, kalimitan dito ang ginagamit nating pera, katulad nga sa katuna, yung short-term, kapag may extra pera lang ang kumpanya. Pero kapag long-term, kalimitan ang ginagamitan niyan, ang ginagamit sa long-term ay utang. Okay po, utang ng isang kumpanya para bagong puhunan sa bago nilang naiisip na long-term plan. Okay po, so napakahalaga na mapag-aralan muna natin kasama dyan yung feasibility studies, lahat ng mga yan, para malaman natin saan ba tamang ilagay ang pera ng kumpanya. Okay? Lenders should have confidence that the management investment should be profitable or else they would approve the company to lend any money. So, ibig sabihin, kailangan mapatunayan muna ng financial manager na yung paglalagay ng pera na yon ay tutubo talaga bago sila pahiramin ng money. Kaya nga minsan, nagkakaroon pa muna tayo mga proposal making, okay po, para mapakita ano ba yung pwedeng puntahan ng pera nating ilalabas. Okay? So, technically, the financial manager Epo is very important. The success of operation of firms and market can be achieved with the help of a person involving the financing, which is the financial manager. Financial manager, sabi nga natin, yun nga, siya ang bahala sa lahat ng reports ng tungkol sa kaperahan. Kung paano aandar ang pera, saan dadalhin ang pera, yan, trabaho po yan ng financial manager. And there are two types of financial manager.
The first one is the controller, and the other one is the credit manager. Ano po yung controller? Kapag nandiyan na yung pera, so ang kailangan ng controller ay the financial reports, saan din nala ang pera, at summarize and forecast of the organization financial position. Anong nangyari sa pera? Eh po, yun yung unang type ng financial manager. Yung controller, nandiyan na yung pera, so ang kailangan niya ay yung report, saan ginamit ang pera, anong nangyari sa pera. And the other one naman is the credit manager. The credit manager naman oversees the firm credit business. So yung bahala sa mga utang, magkano na ang utang, magkano na ang magiging tubo ng utang na yun, na kailangan bayaran, nababayaran ba yan? So, siya ang bahala po doon. Okay? Yan. So, as a financial manager, meron tayong three main decisions. May tatlong decisions na kailangan gawin. Okay? The first one is the operating decision. This deals with the operation of the business itself. Kung ano yung mga pangailangan, ano ba ang kailangan ng operation na to, ano ang kailangan i-finance, kailangan ba natin umutang o hindi. Okay po? So siya magsasabi na ano ang kailangan. Kung ito ba ay short term na utang, ibig sabihin mabilisan lang, which is good for 12 months, or malakihan, na this is malakihan kasi kailangan ng ganitong makinarya, kailangan ng malaking lupa para sa operation. Basta lahat ng tungkol sa operation, pangangailangan ng operation, operating decision ang ginagawa niya. Okay po. Then, next one is the investing decision. Ano naman yung investing decision? Saan ba niya ilalagay kung sakasakali na unang-una, ilalagay ang perang hawak nila. Kung ito ba ay sa small project or sa large project. Or kung may extra pera ang kumpanya, saan mo siya i-invest? So, yan po ang isa pang role ng business manager. Kailangan niya malaman saan dadalhin ang pera. Okay? And the last one is the financing decision. Kumbaga, si operating nagsabi ito ang pangangailangan niya. Financing decision naman ang magsasabi, itong decision naman ito, ang parte ng manager na decide, ito nga ang pangangailangan natin. Kaya ba natin? Okay? Kaya ba natin? Kailangan ba natin ng extra pera dito? May pera ba tayo? Or uutang tayo? Kung uutang tayo, saan tayo uutang, magkano uutangin natin, magkano magiging tubo, ito ba para sa malakihan o mahina. So, i-separate natin at ang decision ni operating as nakikita niyang problema sa operation. Pero kailangan niya as a finance, as isa pa rin yung trabaho as sa finance decision, kailangan niyang pagdesisyonan kung ito ba ay karapat dapat bigyan ng pera yung pangangailangan ng operating o kaya namang hindi na. Okay? Or kailangan ba itong ipangutang or kaya na ito ng perang meron tayo. So, yan po ang finance decision. So, tatlo, again po, balikan natin. May tatlong decision po na kailangan gawin ang business ang manager, finance manager, which is the operating decision sa pagpatakbo mismo ng business. Investing, kung saan dadalhin ng pera, kung may extra o may kulang. At finance, kung saan, kung i-approve ba niya yung pangutang o hindi, or kaya ba ng pera natin o hindi. At lahat ng andar ng pera ay kanya. Okay? So, as a role model, ano ba yung mga role ng managers? Nasabi na natin kanina, maghanda ng business mga reports, kanya yan, at saka forecast, pagmamonitor, kanya yan. Supervise employees, definitely, kanya yan. Kasi kasama po, bakit isusurvive, kailangan niya isupervise? Kasi kailangan bawat piso ay nasa tamang kalalagyan, walang nawawala. Okay? Kasama po dyan yung auditing, natin natatawag natin, dapat alam niya kung saan nadadala gaada sentimo kasi responsibility niya po ang pera.
review financial report, and seek always to reduce costs. So kanya yan, hanggat maaari natin pababain ang ating pong gastos, trabaho po yan ng financial manager kung paano niya gagawin yan. Malalaman po natin yung maiba pa niyang ginagawa later on. Eh po, lahat po yan pagdadaanan natin, pati pag-compute, saan po ba, magkano ang ilalabas na pera, magkano ang pagpepresyo ng ating pong mga products, pag-aaralan natin lahat yan. Kasi kasama yan sa role ng manager. Okay po. So, ano ba ang mga importanteng skills na meron dapat ang financial manager? First is the analytical skills. Pag sinabi nating analytical skills, magaling siyang mag-analyze ng mga situation. Alam niya kung paano mag-decide. May clear mind siya. Hindi siya basta nagde-decide sa mga bagay-bagay, hindi siya padalos-dalos. Okay? So ibig sabihin dapat ay marunong siyang magtimbang ng mga bagay-bagay. Okay? Kung saan niya dapat ilalagay. Next is the communication skill. Definitely, napaka-importante na marunong siyang makipag-usap sa mga tao. Lahat in operation, hawak niya. So alam niya dapat kung anong pangangailangan at saan dadalhin. Even sa ating mga suppliers ng ating pong mga raw materials. So pag mas magaling kang makipag-usap, mas malaki ang makukuha mong discounts. Diba? So, marunong ka rin makipag-usap sa uutangan, definitely. Kailangan nila ng dapat magaling ang ating financial manager. Kasi patutunayan ng financial manager na karapat dapat silang pautangin. Okay? Kapag pag mahina ang financial manager natin, mawawalan ng trust. Maaring mawalan ng trust sa atin ang mga kumpanya na pwede magpautang at mawawalan tayo ng posibleng magpautang sa atin. Pag nawalan ng posibleng magpautang, mawawalan ng pera ang kumpanya, hindi tayo makapag-invest. Technically. Next is attention to details. Alam niya dapat. Dapat walang napapalampas sa report ang isang financial manager. Kasi dapat, sabi ko nga sa inyo, kada piso na ilalabas or hihiramin natin, dapat na ilalagay sa tamang posisyon. Okay? Dapat balance lahat. Lalo-lalo na, kasi kapag lalo na pag may magnanakaw sa kumpanya, alam natin yan, palubog ng palubog ang kumpanya. Kung kahit piso man yan, na nawawala, pag tingnan natin pag ang piso, unti-unti, kahit patuloy na pag nanako ng piso, lumalaki yan. Okay po. So dapat malinis, okay po, malinis ang ating pong business, ang ating kumpanya. Walang tinatago. Okay po. So yan. Definitely dapat din ang financial manager magaling sa math. So, kasi pera yung pinag-uusapan natin dito. Ano po? So alam niya kung paano mapagtama ang mga bagay-bagay sa math, sa algebra, kasi ilan yung kailangan nila para ma-produce yung sa gantong pera, ilan yung pwede nilang mabili. Okay po. So, lahat po, pati sa reports, may pera, may pinag-uusapan dyan pera, dapat alam niya, marunong siya na hindi siya napaglalamangan ng gumagawa ng reports. Kasi technically, financial manager, marami pa siyang tauhan. Ano po? So, dapat alam niya kung may mali na sa report in terms of money para walang problema. And last one, organizational skills. Financial manager should deal with a range of information and document must be stay organized to do their job. Yun ang pinaka-importante rin, which is yung pag-organize ng mga papel-papel. Tanda ko sa PBB, yun yung isang naging issue. Kung nanood kayo ng PBB na yung sulat dito, sulat dyan, hindi maayos yung flow ng pera ng reports. So pagdating sa pagbabalance,
hanap dito yung isa, hanap dito. Hindi dapat maayos ang patas ng pagpasok at paglabas ng pera. Okay po. Para mas madali na makita natin sa may loophole, sa may problema, anong dapat unahin, alin ang dapat pwedeng sa banda-banda dyan. So lahat ng papers, lahat ng reports should be organized. Kapag kailangan mo ng ganitong report, alam mo kung saan mo kukunin. Okay. So technically, as ABM students, dapat lahat ng yan ay inaangkin nyo na. Dapat may analytical skills kayo, communication skills, attention to details, math skills, and organizational skills. Kasi gagamitin nyo yan if you have, if you are planning to build a company. Ano po? Yan. Then, sabi nga natin, there are financial managers, but technically, hindi lang siya nag-iisa. There are in different forms. Okay po? There are in different forms. Financial manager siya, pwede natin, financial manager siya, kung meron tayong financial manager sa maliit na kumpanya at may financial manager tayo sa malaking kumpanya. Technically, ang financial manager sa malaking kumpanya ay marami. At hindi pwedeng tawagin siyang financial manager as is. Okay po? Dapat may iba-iba siyang trabaho para hindi nag-o-overlap ang trabaho at alam nila kung sino tinutukoy sa trabahong ito. Dahil sa dami ng trabaho ng financial manager, dapat may specific person na nakatalaga doon. So unahin muna natin sa maliit na kumpanya. Kapag maliit na kumpanya, technically, so ang tawag lang doon, ang financial manager natin is the CEO, yung mismo may-ari ng kumpanya. Kung may milk tea shop ka dyan, so ikaw yung financial manager, ikaw yung may-ari, ikaw ang bahala sa pera, kung saan kukunin yung pera, para ilalabas ang pera, saan mangungutang. So nasa iyo lahat ng responsibility kung ikaw ay maliit na kumpanya. Okay? But if in case na may malaki na tayong kumpanya, okay? In a company we also have different managers. Marami ng managers talaga diyan. So unahin natin yung isa ay ang board of directors. So minsan marinig mo pag yung mga teleserye, may mga board meetings na tinatawag tayo. Ano ba yung purpose ng mga board of directors na ito? So ano ba ang role nila sa kumpanya? They set policies on investment, capital structure, and dividends. Okay po. So sila ang primary nagde-desisyon sa kumpanya. Okay? So paano gagastusin ng pera? Kasi sila ang naglalabas ng pera technically. Directors are investors. Definitely. Okay po. Pag sinabi natin capital structures, paano ginagamit ang anong andar ng pera and dividends, magkano yung ibinibigay natin sa mga stockholders. Okay po. Kasi pag kumikita ang kumpanya, may binibigay tayo sa mga stockholders yung binibiling maliliit na portion ng kumpanya yon. May binibigay tayong tubutod. So magkano ibinibigay doon? They also have approved the strategies, goals, budget, and appoints and remove members of the top management, including the president. So, tandaan, meron kasing iba-ibang management tayo. May top, may middle, at saka po may bottom. Pag sinabi natin top management, sila yung utak, sila yung board of directors, sila yung may-ari. Yung pinaka-president, sila yung pinaka-pinuno ng board of directors. Pag middle, ito naman yung nasa finance, ito yung nasa offices na nasa pagitan ng bottom at saka po ng top. Ano yung role nila? So sila yung tagpag-ugnay kasi ang bottom natin ay yung mga tauhan mismo. Mga tauhan mismo. So sila ang nagiging bridge sa top management which is ang utak at ang bottom which is ang kamay o ang katawan mismo ng ating pong business. Okay? They determine the top management compensation. Okay po. So, ano naman yung president? Sabi ko nga po kanina, the president is the yung pinakamataas na board of directors at siya talaga ang may sole responsibility sa buong
sa buong business. Okay? They are responsible for overseeing the operation of the company and ensuring that the strategies as approved by the board of directors are implemented as planned. So, yan. So, siya ang may pinakamalaking responsibility. Okay? So, kung nagde-decision lang ang directors, ang president, siya dapat ang magpapaandar. Kumbaga, sabi nga natin, kung ang board of directors, ito yung mga, sa isang bansa, ito yung mga, mga cabinet members, niya na nakakaisip na ito ang problema, ito ang dapat gawin. Ang president yung executive na magpapaandar ng napag-desisyonan ng board of directors. Okay? They perform in all areas of management and represent company in professional, social, and civic activities. Ibig sabihin, siya ang mukha ng kumpanya. Siya ang kumbaga, kung may kakausapin ang kabilang kumpanya, siya ang haharap kasi siya ang pinaka mataas. Definitely, sa sobrang dami ng trabaho ng president, alam natin yan, dapat may mga BP tayo. Okay. So, unlike ng Pilipinas, we only have one BP. Kung si Duterte, we have Robredo. Sa business, hindi siya limited sa isang BP lang. Ang BPs natin sa isang business ay depende sa trabaho. Okay po, may depende sa area of responsibility. So we have four major BPs. We have BP for sales and marketing, BP for production, BP for administration, and BP for finance. Which is lahat ng ito ay trabaho ng president. Binigyan lang, pinaghati-hati lang niya na dapat may mag-o-overview sa bawat trabaho at magre-report lang sa president. So ano po yung BP for sales and marketing? So pag sinabi natin sales and marketing, so definitely sa pagmamarket o sa pagtitinda, sa plan o strategies kung paano natin mapapakilala ang ating pong produkto. Paano siya mas maibebenta? Ano ang problema? At ano po ang posibleng solusyon para mas malaki ang kita natin? They also provide analyzing and evaluating effectiveness and cost of marketing methods. So ibig sabihin, kapag may ginawa tayo sa marketing, so katulad niyan, sales and marketing, sila yung bahala sa commercials at sila rin ang maghahanap ng mag-evaluate kung naging effective ba yung naging way nila to promote yung kanilang customer. So kasama din yung research natin, okay po, at saka yung ating pag-usap sa mga customers and distributors. Yan. So trabaho po yan ng sales and marketing. So lahat ng yan. Next is production. Definitely production. Kung may product tayo na ibebenta, yung production yung gumagawa mismo ng product. At sa problema or lahat ng details naman sa paggawa ng product na yon, ang pinaka-head noon ay ang BP for production. So ensuring the product meets the demand. Ibig sabihin, pag sinabi ng sales na ito ang dapat ma-produce natin dahil tumataas ang sales natin, dapat ang production nagagawa niya mapalaki ang kanya pong productions. Nagagawa nilang number ng items. Okay po, pag sinabi ng sales na masyadong mahal, okay? Ang production po ang gagawa ng paraan para po ma-minimize ang gastos. Yan, kasi kasama diyan paghanap ng mga raw materials natin, paghanap ng mas mababang pagkukunan ng mga gamit. Kasama rin po compensation ng mga tao, okay? Product cost, yan. So lahat ay na-oversee yan ng BP for production. Okay? So they're also responsible for coming up with a production plan. So plano kung paano ba umaandar ang production at paano natin mas mapapaganda ang takbo ng ating pong nagawa ng product, kung kailangan bang bumili ng mga machineries
So sila ang bahala niyan. And identify adequate and competitive product raw materials. Katulad nga sinabi ko kanina. Next is the administration. Ano naman yung role ng admin? The main role of BP for administration is coordinating the function of administration, finance, sale, and marketing departments. So, ibig sabihin, so, itong BP for administration ang nagsisecure na nagkakausap-usap o nagkakaroon ng tamang balanse sa sales, sa production, at sa finance. Okay po, sila ang nagiging bridge ng sales, ng production, at ng finance. Technically, sabi nga natin, so doon sa production naman, ang mag-ano niya yung finance. Definitely, yung paglalabas ng pera. Okay, di ba? So magkakaduktong kasi yan, tatlong yan. At trabaho po ng admin na gawing payapa silang tatlo at maging parallel ang kanilang pong goals. Po, BP po administration assist in other department in hiring employees. So sa kanila po yon ang pag-hire ng employees and provide assistant in payroll preparation. So, mapapansin niyo sa mga kumpanya, meron tayong admin, andun po talaga yung HR at saka po yung payroll. Okay, so kasama na din po dyan yung compensation ng mga tao, kasaya ng GSIS, ng SSS, ng PhilHealth, ng tax. Yan. So sa admin po, trabaho po yan ng admin. And last one is the BP for Finance. Ano naman ang role ng BP for Finance? Has the four following main role: financing, investing, operating, and dividends policies. Eh po, so alam natin yan, paglalabas ng pera, paggamit ng pera ng tama sa investment, sa operation, eh po, sa pag-overview ng nagagamit ang pera sa operation ng tama, at pagbibigay po ng dividendo sa ating po mga stockholders. Okay po. So yan po ang trabaho po ng BP of Finance, ng finance department na pinangunahan ng BP for Finance. Okay? So, any question po sa ating pong financial managers? Okay po. Clear po ang mga trabaho ng financial managers? Clear po tayo? Question? Okay po. Yes po, sir. So, with that, so ano po ba ang dapat natin yung gawin? So katulad po last week, I am asking you again. So mga nagpasa na, nakikita ko po kung sino na po nagpasa. Hindi ko pa lang po ino-open kasi kailangan ko muna gumawa ng listahan. Kasi pag in-open nyo online, baka po, pag in-open ko agad, mawala yung highlight. Kasi po, ma-oversee ko, hindi ko ma-re-record. Okay po, so kapag naipasa nyo po yun, don't you worry, yun po ay i-re-record ko po. So katulad ng ginawa natin last week, kailangan ko po ng simpleng summary ng ating lesson. And also, I'll be asking you to answer this. Isesend ko po sa inyo. Wait po, let me share. Nakikita po ito. Yung explore. Nakita po yung explore? Yes po. Yan, explore. Which is the crossword puzzle lang ng ating pong mga terms na discuss nating araw na to. So we have across at saka po down. So fill in the... So hindi nyo naman kailangan... Ito lang. Kailangan nyo lang send sa akin yung pinakasagot sa crossword puzzle. Okay? Sa crossword puzzle. Okay. Any question so far? Wala na po, sir. Okay po. So, okay po. Again, hopefully that financial manager ay maliwanag sa inyo kasi technically as a ABM student, ito yung future na magiging work nyo. Depende na lang kung ano magiging position nyo, kung kayo ba ay magiging CEO,
kayo ba ay magiging president ng isang kumpanya or VPs or kung saan pa. So, hopefully inculcate natin yung four, yung ating pong limang importanteng skills ng isang financial manager. So again, thank you very much everyone for attending. Okay po, send na lang po sa akin ang inyo pong sagot. Maraming salamat po. Thank you po, sir. Thank you po, sir. Thank you po, sir.